Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 18 aso ang kasakasama ni Jerry sa paglalakad araw-araw. Pero maning-mani sa kanya, lalo pat trained daw ang kanyang mga alaga. Ang itinuturo niya sa mga ito, hindi tricks, kundi pagiging therapy dogs. Sa katunayan, malaki raw ang naitulong na itinuturing niyang kanang kamay na si Rocky sa sakit niyang Parkinson's disease. Ramdam niya yung insecurities ko eh. So, siya yung nag-remind sa akin pagka-stress na ako, pagka mataas na yung anxiety ko, siya yung nag-remind sa akin, siya yung nakaka-detect nun eh. Ang iba naman niyang therapy dogs, kasama niyang nag-exercise sa gym, maging sa pagsiswimming. Ayon kay Jerry, wala namang kailangan special training para magkaroon ng therapy dog na magiging malaking tulong daw sa mga may sakit na kinakapos ng panggasto sa gamot. Ang tinitrain ng mga aso is yung mga working dogs, yung mga skill condition trained dogs. Ang asong, ang therapy dog, pinipili yan. Tapos babalansin mo lang sila para maging well-behaved dog. Yung mga taong mahihirap na masama yung pakiramdam, gagaan yung pakiramdam niyan pag mahilig sila sa hayop, lalo sa aso eh. Bilang trainer ng mga aso, advokasya rin ni Jerry na tulungan ang mga dog lover na nahihirapan sa kanilang mga alaga. Siyempre, kasama dyan ang tigasing si Rocky. Right-hand dog ko yan. Siyang nag-assess, siyang barometer ko. Halimbawa, may aso ka, gusto mong pa-assess sa akin, tapos sasabihin mo aggressive. Kasama ko si Rocky. Titignan, ina-assess ko by looking at Rocky's behavior, kung ano yung reaction niya doon sa aso. Doon ko na-feed sa akin ni Rocky yung ugali ng asong haharapin namin. Sabi nila, dogs are man's best friend. Pero para sa mga katulad ni Jerry, dogs are man's best therapist. Rida Reyes, GMA News.